What's up again mga kapadyak? For today's video ay sasagot lang ulit tayo ng mga katanungan nyo sa comment section at mag-shoutout na rin tayo. Bali may mga ilang video na rin tayo na sumasagot tayo ng mga katanungan nyo, kaya kung may tanong ka rin sa pagbabike, is tamang-tama, i-comment mo dyan sa baba at susubukan natin sagutin yan. Bali may mga kapadyak na tayong may katanungan at yun, tatry kong sasagutin ngayon sa video nito mga kapadyak. And bago yun, napadpad ka lang sa akin channel, ako nga pala si Charles na inyong kapadyak at dito ay gumagawa ako ng cycling related video basta about sa pagbabike. Kaya kung hilig mo ang pagbabike, tamang-tama tong channel na to para sa'yo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-like mo na rin tong video nito. So yun mga kapadyak, ito yung unang katanungan sa atin. Idol, magpapalit pa ba ako ng kadena kung magpapalit ako from 34 teeth chainring to 36? Bali, ang tanong niya nga is magpapalit pa ba ng kadena kung mag-upgrade ka ng chainring mo sa mas mataas na teeth? Bali, ang sagot niyan mga kapadyak is kailangan mo talaga magpalit ng chain kung mag-upgrade ka ng chainring mo ng mas mataas. Pero kung di naman na-stuck yung kadena mo at nagpalit ka ng kadena dati, then pinutulan mo yun, syempre. At kung meron pa yung pinutol mo na itago mo, pwede mo pang idugtong yun. Pero kung nawala na, is yun, kailangan mo talaga palit ng bago mong kadena. Pwede rin naman hindi palitan kaso mahihirapan yung RD mo, parang yung sa akin, kung naalala nyo, di ba, nagpalit ako ng chainring sa harapan, then di naman ako nagpalit ng kadena, dinagdagan ko lang yung chain ko kasi naitabi ko pa yung pinutol ko nun. Next na katanungan mga kapadyak, ang tanong ni Mark Jerwin. Idol, ask ko lang, kung magpapalit ka ng cassette na 8-speed, need mo bang magpalit ng hubs? So yun mga kapadyak, nakadepende naman yan eh. Kung naka 7-speed ka ngayon at magka-upgrade ka ng 8-speed at yung hub mo is tread type, hindi ka na magpapalit ng hub. Pero kung naka 7-speed ka at nagbabalak ka magpalit ng 9-speed, 10-speed, mas mataas pa doon, kailangan mo palitan yung hub mo ng cassette type. Pero meron din namang 8-speed na naka-cassette type na, pero may 8-speed din na tread type. Kung naka 7-speed ka at mag-upgrade ka ng 8-speed, piliin mo kung cassette type o tread type. Kasi yung hub mo, kung tread type yan, tread type yung bibili mong cogs na 8-speed. Kasi pag cassette type yung binili mo, hindi papasok sa tread type. Sa 9-speed, walang tread type na cogs mga kapadyak. Bali, sa 9-speed cogs is puro cassette type lang yan. Sa 10-speed, cassette type yan. 11-speed, cassette type. 12-speed, cassette type. Pero sa 12-speed, meron na ring micro-spline. At kung ano yung mga yun mga kapadyak, yung tread type, cassette type, micro-spline, is comment ka dyan sa baba kung gusto mo mong malaman para magawa natin ng separate video at ma-explain ko sa inyo na mabuti. Next na katanungan mga kapadyak, galing kay Jaycel. Shoutout sa'yo. Ang tanong niya is, idol, pwede ba yung 10-speed sa bike ko? 7-speed ngayon yung bike ko. Bali, tinatanong niya kung pwede daw ba yung bike niya na 7-speed na i-upgrade sa 10-speed. Pwede naman yan, kahit anong bike yan, mapa 26, 27.5, 29er, at naka 7-speed ka, pwede mo i-upgrade yan ng 10-speed or mas mataas pa dyan. Bali, papalitan mo nga lang yung hub mo dyan. Kadena, syempre lahat yan, damay-damay na. RD, shifter, kasi pag nagpalit ka ng speed sa isang mong pyesa sa bike, sa drivetrain mo, madadami na lahat yan. Di naman pwede na yung cogs mo eh, 7-speed, tapos yung shifter mo, 10-speed. O kaya naman pagbaligtarin mo, 10-speed yung cogs mo, 7-speed lang yung shifter mo. Di naman kaka na yun. Next na katanungan, galing kay Chian Corpus. Idol, ano balak mong GS sa tripax mo? Pa-shoutout na din. Bali, yung last ko ng video mga kapadyak, nabanggit ko doon na gusto ko siyang lagyan ng Shimano 105 group set, kaso medyo mahal siya. And yun, hindi ko alam kung anong lalagay kong group set. Siguro Shimano pa din, pero chop suey na lang, kalate, may 105, may hindi, ganun. Kasi mahal yung group set ng 105 eh. And meron pala ako nabasa kaninang comment na nagsasuggest siya na ito yung biling kong group set para sa tripax. Mamaya papakita ko sa inyo. And tatanungin ko na rin sa inyo kung gumagamit ba kayo ng ganun at sulit din siya. Pero bago yun mga kapadyak is meron pala akong i-share sa inyo na isang application na pwede kang kumita ng pera. Walang iba kundi ang Kabibi Game. Ito mga kapadyak yung application na yun at napakadali lang nga lang itong laruin. At kung paano is i-download mo muna yung link sa description. After mo ma-download is ganito lang yung gagawin mo. After mo ma-download is mag-register ka na nga. Click mo yung register, then pilapan mo lang yun. Cellphone number mo, password, then may masasend na OTP sa nilagay mong cellphone number. After mo ma-register is ito na nga, pwede ka na magpa-cash in at pwede ka na maglaro ng mga iba't ibang laro dito tulad nitong color game, tosa coin, at kung makikita nyo may free kaagad na 5 coins. At kung paano madagdagan yung 5 coins na yan is i-click mo yung plus na yan, bali magka-cash in ka nga sa GCash, yan 100 hanggang 20,000 yan, through GCash mo may ka-cash in. And yun, pag nakapag-cash in ka na, ay pwede ka na maglaro at pag napalago mo, paano mag-withdraw, i-click mo nga lang i-withdraw doon, then yan, nalagay mo lang amount na i-withdraw mo, then yung GCash account mo, ibabind mo, then i-withdraw mo na, ganun lang kadali mag-withdraw. At pwede ka rin magka-coins dito sa pamamagitan ng pag-share na itong link na to sa mga kaibigan mo. Click mo nga lang yung Be Our Agent, then punta mo sa mga agent, yan, i-copy mo, and then send mo na sa mga kaibigan mo at magkaka-coins ka pa. At tinry ko rin itong laruin para may pakita sa inyo, yan, bali, naglaro ako ng toss a coin, yan, bali, natalo ang 2 pesos, bali, yung 5 pisong free is yung nilaro ko dito. Kaya ikaw, ano pa inaantay mo, i-download mo na to at i-try mo maglaro at baka swerte at manalo ka, may pang-upgrade ka sa bike mo. Kaya download nyo na to mga kapadyak, walang iba kundi ang Kabibi Game. So yun mga kapadyak, balik na tayo sa katanungan. Bali, ang next na katanungan galing kay Shalen.
Bali, ang tanong niya, kaunting katanungan lang po, pwede po ba ang 12-speed sa 26R? Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina mga kapadya, kahit ano pa yung bike mo, mapa 26R, 27.5, 29R, ay pwede yan sa 12-speed. 7 hanggang 12, pwede yan mga kapadya. Next na katanungan, galing kay Asolot Airy, yan, idol, paano malaman kung anong size ng seat post? So yun mga kapadyak, no, nung baguhan ako sa pagbabike, isa rin ko sa problema ko nung order ako ng seat post, lalo na sa online pa ako order. Kaya nag-aalinlangan ako order, mamaya mali yung size. Bali kung paano mo naman malalaman yung size ng seat post mo, is mismo nandun sa may seat post mga kapadyak, sa may seat post ng bike mo. Kung ano yung bike mo mga kapadyak, at stuck yung seat post niya, tignan mo, nakalagay dun minsan. Pero kung wala naman, is pwede ka naman manood ng review sa YouTube. Halimbawa yung bike mo, katulad sa Entrix M136 yung bike ko dati, pwede ka naman manood ng review niya sa my YouTube at marami rin naman gumagawa ng mga review ng mga bike ngayon at yun, pwede mo makuha yung size mo doon. Next na katanungan mga kapadyak ay galing kay Rainer Mogatas. Yan, ang tanong niya, idol, pwede po ba halotex sa crank ng lahat ng frame? Parang ganun din yan sa may sinasabi ko kaninang pag-upgrade mo ng speed. Kahit ano pa yung bike mo, 27.5, 26R, 29R, ay pwedeng-pwede sa halotech mga kapadyak. So yun mga kapadyak, next na katanungan galing kay John TV. Yan, idol, fan po from Jones Isabela. Yun, kaprobinsya ko pala siya. Ang tanong niya, pwede daw ba ang 29R wheelset sa 26R na frame? So yun mga kapadyak, mukhang malabo mangyari yun na 26R yung frame mo at 29R yung gulong na ilalagay mo. Bali, hindi kakasyo yun. Kung 27.5, pwede pa. Eto na mga kapadyak, yung sinasabi ko sa inyo kanina, nabasa kong comment na nire-recommend na sa aking group set para sa my bike ko. Bali, eto nga yung Sensha. Ewan kung tami pag-pronounce ko, pero yun daw yung group set na may sasuggest niya na pasok sa budget. Bale, ang price nga daw niya ay 7 to 8K lang at merong available na 11 speed hanggang 12 speed at carbon na daw yun. Bale, dun pa lang medyo napaisip na ako kung tatagal ba siya dahil sa presyo niya na 8K lang at carbon, then 12 speed na siya. Parang hindi tatagal, pero yun, agad-agad ko din tinignan mga kapadyak at nung tinignan ko is maporma din na may itsura niya. Available nga sa Shopee mga kapadyak at ang presyo din is hindi naman tugma sa sinabi niya. Tugma pero alloy yung 7 to 8K. Ngayon yung carbon, ito, nakikita nyo diba, 11K din. Bali, ang kasama nga dito is yung STI, FD, RD, at yun yung mga kasama niya mga kapadyak. At yun yung gusto kong tanong sa inyo, kung isa ka rin ba sa gumagamit na ito sa may road bike mo, is comment ka nga kung maganda rin yung review niya. Kung goods din ba siya para baka yan yung ilagay natin sa tripacks natin habang wala tayong budget para sa Shimano 105. And yun, thank you na rin kay Anli PH at shoutout na rin sa'yo dahil sa suggestion mo. And next, shoutout tayo kay Kuya Roel. Yan mga kapadyak. Bali, yun lang na may mga katanungan na nakita ko sa comment section na kaya kong sagutin. At kung may mga katanungan pa kayo, comment lang kayo dyan sa baba. And kung nagustuhan mo itong video ito at natulungan kita, is like mo na rin to and subscribe. Kaya yun lang mga kapadyak, gandito lang itong video ito. Bali, sumagot nga lang tayo ng mga katanungan nyo. Sana nakatulong sa inyo. Kaya kita-kita kayo ulit sa next kong video. Peace out!